Hello everyone! Welcome sa ating channel, and for this video, gagawa tayo ng chicken dynamite. So ayan po, i-level up natin ang sarap ng ating dynamite sa pamamagitan ng paglagay ng chicken breast sa loob ng dynamite. So ayan po, as you can see. So ang sekreto sa paggawa ng ating chicken dynamite na walang anghang, pipili po tayo ng siling haba or siling sigang na medyo light yung kulay, dahil yung green na kulay ay yun po yung maanghang. At i-make sure natin na matanggal lahat ng buto, dahil isa din yan sa nagpapaanghang ng ating dynamite. So ayan po. I-set aside lang ho natin ito at gagamit tayo dito ng carrots. Babalatan lang ho natin ito. Ayan, at syempre hugasan natin at saka natin hiwain ng maliliit. At ilalagay natin ito sa speed chopper. So kung wala kayong speed chopper, ay pwede rin namang hihiwain na lang. Basta dahan-dahan lang po ang paghihiwa. So, ayan, dahil may speed chopper tayo, at ayan po, gagamitin natin ito para mas mapabilis ang ating pag-chop ng ating carrots. So, ayan po, paikuti lang ho natin ito mga 3 minutes. So, ayan, okay na po ang ating carrots. So, ayan po, pinong-pino ang kanyang texture. Kaya, mas maganda po kung may speed chopper kayo. So, ayan, isit aside lang ho natin ito at babalikan natin ito mamaya. So, ngayon naman ay gagamit tayo dito ng chicken breast. So, na-debone na natin ito at hihiwain na din natin ito sa medyo maliit. At saka natin ilalagay sa ating food processor or speed chopper. Kaya, malaking tulong talaga ang may speed chopper, dahil mapabilis ang ating gawain. Dahil kung wala tayong speed chopper ay mag-chop tayo dito. So, ayan. Mas mabilis ang gawain. So, ayan po ang ating manok. So, i-add natin dito ang ating chop na carrots, and then sibuyas, bawang at red bell pepper. So, ayan. Maglagay din tayo dito ng black pepper and salt para sa ating panlasa. And then, syempre, lagyan natin ng seasoning para mas masarap ang ating lulutuin. So, ayan, halu-haluin lang ho natin itong maigi hanggang sa mag-combine ang ating mga ingredients. So, ayan po, magbabalot na po tayo. Ayan, ito po yung ating naigiling kanina. So, ito ang cheese at ating sili. So, ayan, sa pagbabalot po, maglagay tayo dito ng 1 tablespoon na giniling na manok. Ayan po yung naitimpla natin kanina. So, 1 tablespoon po ang ilalagay natin dito, and then spread natin ito sa ating sili. Ayan po, spread lang po natin ito. At pagkatapos natin itong spread, maglagay din tayo dito ng hiniwang cheese. So, ayan po. Dahil medyo maliit yung ating cheese, kaya dodoblehin natin ang paglagay. So, ayan. Mas masarap siya kung may cheese. Yan po yung itsura niya. And then, sa pagbalot naman, tutupiin lang natin ang nasa medyo taas. And then, saka natin ito i-fold. Yan, medyo higpitan lang ho natin ang fold, pag-fold ng ating chicken dynamite. And then, maglalagay tayo dito ng white egg para
sealed po ang ating wrapper para hindi siya bumuka pag naiprito na. So, ayan po. Ulit-ulitin nyo lang po ang proseso nito hanggang sa matapos ang pagbalot ng ating lumpiang dynamite. So, ayan po. Maghanda na po tayo ng oil sa ating pan para sa pagprito. Then, isasalang na natin ang ating chicken dynamite in a medium heat. So, madali lang po itong iprito, 3 to 5 minutes. Ayan, babalik na rin na ho natin after 2 minutes. And then, babantayan lang ho natin itong maigi para hindi ito masunog. So, ayan, pag nakita nyo ng medyo mag-golden brown ang ating chicken dynamite. So, ayan po, lumabas po yung kanyang cheese dahil madali pong mag-melt ang ating cheese na ginamit dito. So, ayan po, luto na po ang ating chicken dynamite. So, ayan ho. So, sana po nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click niyo na po ang subscribe button. And don't forget to click the bell button below para updated po tayo sa mga susunod nating video. Thank you!